So sabihin ng iba dyan, dudes, hindi pa nga second advancement, third advancement na iniisip mo. Pero guys, sa ngayon, kailangan nyo ng actionan to para hindi kayo masyadong mahuli. And libre naman to, tandaan nyo, libre to guys. So kung nakikita nyo, meron akong 144,000 na insig. Every kill ko, papaita ko sa inyo. Every kill ko kasi dito, tignan nyo to, 3,000. So every kill ko, 3,000. Ganun siya kabilis. 10 kill, 30,000. 20 kill, 60,000. Ganun. Ganun siya kabilis. Ganun ako kabilis mag-farm. Ngayon, pag 150 na to, may papakita ko sa inyo. Isang kill pa. Ay, yun lang. Pag hindi pumasok stun, minsan nakatakbo yan. Alam nyo naman, mga auto-TP. Pero may gusto kong pakita sa inyo na pag nag-150k na to, ayun yung way para mag-third advancement tayong lahat. Isipin nyo na lang na nagbobosan kayo lagi nang hindi kayo nagbobosan. Okay, tingnan natin kung sakto na. So meron tayong 150k. Ngayon meron tayong 150k. Punta tayo dito sa BF. Yan. Pag nandito na kayo sa BF guys, pupunta kayo dito. Huwag nyo tong kakaligtaan gawin. Every week. Libre to guys. Libre to. Tong 150 dito, i-farm nyo yan. Huwag nyo siyang palalagpasin per week. Kasi ang kailangan nyo lang naman sa pag to third advancement is 75 pieces nito. So, may magko-comment dyan, Dudge, edi 75 weeks kami. Napakatagal naman talaga nun kung 75 weeks. Ngayon, hindi siya 75 weeks. Kasi kung naalala nyo, ewan ko kung nandito pa yung event. Meron kasing event dito na makakuha ka ng higher seal. So, halos every week, nagkakaroon na ng higher seal event. Okay, nagkakaroon ng higher seal event. So, 75 divided by 2 mukha agad yun. So, ganun na siya kabilis. Ngayon, Dudge, matahaba pa rin yun. 30 weeks mahigit pa rin eh. Oo, totoo, 30 weeks pa rin mahigit yun. Pero guys, token kasi to. So every time na napupulot yan, binibenta yan. Pag wala siyang utility, ibibenta yan ng ibibenta ng mga kapulot hanggang sa bumaba yung price. Ngayon, pag bumaba yung price niya, may naipon ka na sa mga quest, sa mga ganto, sa event. Tapos naipon mo yung sa battlefront. Mas makakamura ka. So ang problema mo na lang, Sowa tsaka Morion. Napakadali ng Morion kasi habang tumatagal, bumababa rin yung value niya. And sa time siguro, mga 3 months, marami na rin naka-third advancement. Ako, feeling ko naka-third advancement na ako sa time na yun. So, nag-iipon na ako ng SOA. Paunti-unti. Para pagdating ng gusto ko ng mag-third advancement, maka-third advancement na ako. So, ngayon lang tayo nauhuli sa mga nag-rush. Huwag nyo madaliin kasi sila gumagasto sila ng malaki tayo. Inuutakan lang natin kung paano natin gagawin yung game ng mas efficient, mas mura. And hindi naman tayo napapag-iwanan ng sobra. So, marami kasing hindi bumibili nito kasi medyo hirap sila. Which is understandable naman yun, lalo na kung walang stun yung character nyo. For example, mga archer, matitipian kasi kayo eh. May mga auto-TP doon, di ba, na pag pinalo nyo once, nagtitipi na. So, hindi siya applicable sa lahat. Pero pwede nyo siyang i-farm sa ilalim ng battlefront dito. Pasok lang kayo dito, punta kayo sa ilalim, tapos bilhin nyo yun, pilitin yung bilhin yun. Monday pa lang yun na dapat yung goal nyo. Pero pag hindi nyo inabot, bilhin nyo itong mga to. Eto, bilhin nyo lang naman to kapag ano eh. Kapag kailangan nyo pa ng strap eh. Ngayon kung di nyo na kailangan, huwag nyo nang kukunin to mga boss. Matagal pa ulit yung kung kakailanganin nyo yan. So sayang yan, huwag nyo kukunin yan. Ito lang talaga. Ito mga to. Or kung gusto nyo maging mas efficient, tingnan nyo kung ano lang kailangan nyo dito sa apat. Kung ano lang kailangan nyo sa apat. Basta ma-focus nyo mabili to. So yun lang guys. Ito yung way na mag-third advancement tayong lahat. Thank you so much sa mga nanonood. Please like, comment, subscribe. And kung meron pa kayong suggest na content, comment nyo lang dyan sa ilalim. Thank you so much. See you sa next video.